because this is your chance to show them the best version of yourself. Upang malaman ng mga taong gustong sumira sa inyo na hindi tulad nila, hindi ka takot harapin ang mga hamon sa buhay. Ipakita niyo ang tindig ng isang Kristostomo Ibarra. Hey guys, magandang gabi po. This is Don Huat and papanoorin na po natin ang episode 53. Ayun po, episode 53 na po ng Maria Clara at Ibarra. At sabayan niyo po ako in a count 1, 2, 3, go! Ko hindi kita na ipagtanggol sa akin ni nung kanina. Pero sa totoo lang, ikaw ang inaalala ko ngayong aalis ako. Lalo na't hindi mo lubos na kilala ang tunay na pagkataon ng ninong mo. Alagad ang Diyos ang aking ninong. Hindi lahat ng nakaabito ay alagad ng Diyos. Ipinagtanggol kita sa aking ninong dahil yun ang nararapat. Ngunit ang pagbintangan ng mga kasumpa-sumpang mga bagay ang aking ninong, yan ay kalabisan na. Pero totoo po lahat ng sinasabi ko. Masamang pare ang ninong mo. Siya ang kontrabida sa kwentong to. Sana sila ni Padre Sal. Kaninong gamit yan? Kay Padre Damaso po. Pinapaayos po niya. Alam ko kung ano nabasa niya. Tingin ko alam ko na ano nabasa ni Padre Salvi sa mga sulat na yan. Dios mio. Tama nga, marahil sila. Yung sekreto ni Padre Damaso, guys. Kung isanin mo lang pamamahay na to. Sabi ko na nga ba, hindi siya makikinig sa akin. Pero malaki. Talangin ko nagabayang ka ng Panginoon ng, at manatiling ligtas sa kanyang pagmahal na puso. Basta luway ko, may amiga. Amigo, tila may panibagong ulo sa parating. Bibinig ka eh. Ano ang ginagawa mo rito? Masyado na pong mahaba ang araw na to. Sir, pwede po bang bukas na lang natin pag-usapan? Pagod na ako at marami na akong pinagdaanan. Sandali lamang, Binibininglay. Ito ay aking pamamahay. Kapag sinabi kong sandali lamang, ay aasahan ko na ikaw ay susunod. Akala ko e-epek yung Pagod-Paguran School of Acting. Pagod-Paguran School of Acting. I'm back. Ako nga ay tapatin mo, Binibininglay. Ikaw ba ay pinalayas na sa bayan ng aking nobya? Kaya, dito na po muna ako ulit titira. Kung di po nakakahiya sa inyo. Aba, Binibininglay, kung ayaw pumayag ng aking kaibigan, ay maaari kang manirahan sa aking tahanan. Marami nang nangyayari ngayong araw na ito, Binibini. At ngayon, darating ka na... Kaya nga po, kung inyong mamaratatin, mga senior, ipagpabukasan natin to. Bukas na tayo mag-catch up, ha? Pagod na talaga ako, eh. Let's call it a night. Good night. So, yun po yung nangyari. Kaya, no choice talaga ako kundi lumayas doon. Pasensya na po kung trespassing ako ulit sa pamamahay niyo. Hindi na ako nabibigla sa hakbang ni Padre Damaso. Nakakalungkot lang na madami ka pa sa lahat ng ito. Kaya sa pagkakataong ito ay nais ko sanang humingi ng paumanhin sa iyo. No worries, sir. Ako pa, kayang-kaya ko yung mga ganyang ganap. Basta't ako na ang bahala sa lahat. Sa tingin ko ay mas mainam nga kung dito ka na muna sa amin pansamantala. Aking babanggitin na lang kay Maria Clara na naririto ka. Bueno, ako'y magagayak na at pupunta pa ako sa lokasyon ng eskwela. Maganda ka na rin kung nais mo. Sir? Kapit lang. Hindi ko man alam yung mga susunod na mangyayari, pero... laban lang.
kayo kaya? Anong status? Depressed. Hindi makakain. Ayan na, nang problema na sila guys. Gara ng sapatos, kulang ah. Anong gagawin natin, Primo? Hindi kumain ng agahan si Clarita. Lagi na lang siya nagkukulong sa kanyang kwarto. Baka kung ano-ano lang pumasok sa kanyang isipan. Ano magagawa ko? Ito ang payo ng ninong niya. Ikaw, mas tatay. Mabuti na rin nandito siya para maalagaan natin at pagbantayan. Malayo muna kay Crisostomo habang mainit pa ang mata ng fraile sa kanya. Paano kung lalong lumalim ang kanyang kalungkutan, Primo? Primo, pinsan ba lang? Oh, para kanina yung sulat na yan? Liham po, para kay Senyorita Maria Clara mula kay Senyor Ibarra. Bakit? Maria, aking sinisinta. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Pagkat nabatid ko kay Binibining Clay, ang naging dahilan kung bakit siya ay pinaalis sa inyong tahanan. Bilang lunas sa kanyang suliranin, akin siyang pinatuloy sa aking tahanan upang tugunan ang kanyang kawalan ng kamag-anak na mauuwian. Hindi ko siya maaaring itaboy o hindi tulungan pagkat taliwas yun sa tamang asal na isang ginoon na tulad ko. Ako ay umaasa na iyong maunawaan ang kanyang kalagayan at bigyan ng puwang ang oras ng kanyang pangangailangan. Tunay ngang maraming naganap na itong mga nakaraang araw. Mga kaganapang naghatid ng lungkot para sa ating dalawa. Ngunit huwag sanang manibago o di kaya'y magduda sa aking katapatan sa pangakong ating binitawan sa isa't isa. At kahit na tayo'y pilit nilang nilalayo, hindi nila maaaring mapatid ang ating dakilang pag-ibig. Tandaan mo, aking mahal, tayo'y pinag-isa sa puso, sa isip, salita, at gawa. Crisostomo. Hindi malalaman nila na si Miss Clay ay nakay Crisostomo. Nagbalik ang estranghera sa bahay ni Crisostomo? Diyos niyo! Pero hindi. Nangako si Crisostomo na mananatili siyang tapat. Mainam na siya ay sumulat. Bueno, dadalhin ko ito kay Clarita. Ah, hindi, hindi. Hindi dapat mabasa ito ni Clarita. Bakit? Diyos mio! Ano ba naman na ibigay mo yung kapirasong papel na yan para mabawasan naman ang kapaglawan ng iyong anak? Eh, lalo lamang talagang madudurog ang kanyang puso. Mas madudurog ang puso ko kung si Clarita ay hindi susunod sa anumang utos ng Friday. Kaya huwag na huwag niyong babanggitin ang sulan na ito ni Crisostomo sa kanya. Claro? Kain ng pobresita. Baka tuluyan ang magkasakit ang anak mo. Baka siguro dapat eh, bigyan natin ng kaunting ginhawa yan si Clarita. Kung ayaw mo ibigay ang sulat, dapat siguro eh, makahanap na tayo ng lunas para sa kawalan ng kanyang gana. Senyor, walang galang na po. May sulat po. Oh, ano na naman sulat to? Imbitado tayong dumalo sa isang espesyal na pananghalian ng alkalde. Isang pagtitipon? Nakutyak na mabubuhayan yan si Clarita kapag isinama mo siya dyan, Primo. Hindi din. Makalabas man lang ng saklit. Para dyan. Ang pagtitipon ay para lamang sa mga kapitan at opisyales.
Siguro naman ay walang dadaluro na magbibigay ng kapahamakan sa aking anak. Senyor, kanina ko pa ho pinadala ang inyong liham. Pero hanggang ngayon, hindi pa ho pumaparoon si Anding sa atin para maghatid ng tugon. Maraming salamat mga dong. Marahil ay abala si Maria sa mga gawaing bahay. Marahil. Kawawa naman si Sir. Hindi niya makasama o makausap man lang ang kanyang minamahal. Tunay ngang nakakaawa kung hindi mo makasama ang iyong minamahal. Lalo na kung hindi alam nung isa na nangungulila ka sa kanya. Senyor, si Alcalde. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpaumanhin ang aking pagbisita sa inyo. Senyor. Binabati kita, Binibining Clay. Senyor Ibarra, no, formal ko nang nakita ang babaeng nagligtas sa iyo sa aksidente sa Cabria. Ang totoo nito, sa isang banda, patungo na sa tagumpay ang pagpapatayo mo ng iyong eskwelahan. Ito at patuloy pa rin ang pagtataguyod kahit sa kabila ng mga pangyayari. Kaling, ngunit ang katotohanan nito ay dumaan ako para personal na imbitahan ka. Isang espesyal na pananghalian para sa aking mga opisyales at mga kapitan itong bayan. Kapitan? Imbitado ang mga kapitan? So, atun si Kapitan Jago? Isama niya kaya si Katukaya? Binibinigay. May binubulong ka ba sa akin? Sa iba ako nakatingin? Isa po itong karangalan, Senyor Alcalde, ngunit hindi naman po ako opisyal o kaya kapitan. Ichi mo na yan, sir. Ngunit, dapat lang na imbitahan. Gawa ng tinataguri kitang isang importante at mahalagang tao ng bayan ng San Diego. At ganun ka din, Don Fidel. Isang magaling at mahusay na negosyante nitong ating bayan. Katulad ng iyong ama, imbitado ka. Bakit pa? Isama na natin ang ating Binibining Clay. Senyor Alcalde, hindi po ako makakasagot para sa kanila. Ngunit sa mga kaganapan ay ikinalulugod! Ikinalulugod po ni Sir Ibarra na makapunta kami. Bueno, kung gayon ay susubukan po namin na makiisa sa inyong espesyal na pananghalian. Huwag kang tatanggi, ha? At nakakaya sa alcalde na nag-imbita sa atin. Tiyak na matutuwa ka dahil darating doon ng pamilya ng mga amiga mo. Andun din ang ninong mo at ang pura. Pupunta din ho ba si Crisostom? Paano kung pumunta nga ang binata? Wala siya ron. Tanging may katungkulan lang sa bayan ng dadalo. Kaya tiyak ako na hindi sa dadalo. Kung gayon ho ay hindi na lang ho kasasama. May iiwan na lang ho ko din sa bahay. At ano? Magkukulong ka na naman. At tatangis na naman. Ayan at napakaputla mo na, Clarita. Alam mo naman na ang pagsagap sa sariwang hangin at ang pakikipaghalubilo sa mga tao ay nakakatulong sa iyong kalusugan.
Ako na ang magpapasya. Sumama ka na iya. Ayaw niya. At huwag ka nang tatanggi pa. Ayaw niya. Ayaw niya, guys. Saan ba yan? Tatay niya. Saan na si sir? Alfonso ba ang pangalan? Sir! Kanina pa po nag-iintay ang karwahe. Magandang idea pa ba kung dumalo tayo sa pagtitipon? Handa na po ang lahat. Nakabihis na kayo. Tayo. Baka kung sino lamang ang makakita ko ron. Ayoko na sanang dagdagan ng sama ng loob pa ng aking nobya. Labis na siyang nadadamay sa alitan. Kanyang ninong. No, sir. Hindi po mangyayari yun. Bakit naman hindi? Because this is your chance to show them the best version of yourself. Upang malaman ng mga taong gustong sumira sa inyo na hindi tulad nila, hindi ka takot harapin ang mga hamon sa buhay. Ipakita niyo ang tindig ng isang Kristos tumo Ibarra. Ipakita niyo ang tindig ng isang Ginoong punong-puno ng pag-asa at pag-unawa. Ang magsaselos ng isang... Hayaan niyong mainggit yung mga taong yun sa bawat salitang inyong bibigkasin. Pagkat naroon ang dangal ng inyong ama. At nais ko po na kapag nakita ka ni Maria Clara, makaramdam siya ng tuwa sa kanyang puso. At isa lang ang masasabi niya. Ito ang lalaking pakakasalan ko. Gracias, Divinitay. Maraming salamat sa inspirasyon na iyong dala. Nagsiseros? ¿Por qué tardáis mucho? Baka tuluyan ang mainip ang kamay at iwan tayo. Vamos. Para nuestro futuro. Let's go! Pagtitipon. Piano, violin, tuba. Okay, guys. Mga kaibigan ni Maria Clara. Yeah. Sigar. Yeah. Oh, galing sa pagtitipo na ito. Nagagalak akong makasama kayong lahat. Kitan ba siya? Pre, hindi namin palalampasin ng piging yan to. Totoong balita. Mariyan ng Victor! Pobre kome, pobre naga. May sinasabi ka, Doña Victorina. Buenas tardes! Ala, sige, maganap na kayo ng maupuan ninyo ro. Bakit ba lagi kang ganyan? Itong may handa. Buenas tardes. Saan ka na? Saan ka titigil? Buenas tardes. Buenas tardes. Pade.
Buenas tardes, señor. Mabuti naman at nakasama ka. Ngunit, bakit tila ikay hindi masaya? Ngunit, Mika, kahit ang mga santo ay matutuwa. Maria, iya. Parang kailan lang. Ngayon, ikaw ay ganap ng dalaga. Iba yung, iba yung language na ito. Napakaganda. May kurama. Gracias, señor. Ah, bueno. Saluhan na natin sila. Padre. Maria, natagal kitang hindi na kita. Kasama si Jesus. Hindi yata siya naimbitahan. Wala talaga akong gana. Yun. Mali ka na makalaman. Sa tagad na niya na siya. Parang pumaba dito. Hala? Bakit parang pinagtitinginan nila tayo? Invited tayo, di ba? Bakit siya nandito? Akala ko ba? Hindi nang pinagtataka. Bakit siya nandito? Ano naman tayong gate crusher? Narito rin ako, lah. Hindi kaya small portrait ng ninong ni Maria? Sir, sorry. Bad idea. Tara na. Hindi. Hindi tayo aalis dahil mas nakakahiya yun. Señor Jesus, may ba? Mali ka, inanyayahan naman pala. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Walang anuman. Ala, ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo gawa ng ikaw ang tinanggalakan mo ang aking imbitasyon. Salamat at pumunta kayo rito. Hala. Senyor. Gracias, Senyor Alcalde. Maupo ka. At sa ganun, nakatabi mo ang iyong nobya. Gracias. Oh, maganda ba tayo? Minimingin tayo. Huwag mo na silang pigilan. Nakakaya sa mga bisita kung mahalata nilang may problema. Nagagalak akong makita kang muli, baby. At kayo din akong kinu. Abangan, tinatay ko na mayayari mo kasi guys. Wala si Damaso dito sa ano. Hinom na kalipas, maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo. Buenas tardes a todos. Por llegar tarde. Pagod, dito na naman ang demonyo. Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Katulad na kaman niya! Patid mong ito ay magudulot ng isang matinding reprokasyones, hindi ba? Paano ka? Handa ka na rin bang makulong gaya ng iyong ama? Gusto na ang inyong paningin. Magpuri sa akin! Sino? Lumayo kayo! Ayaw yung matatay pa! Naku! Yan guys, natapos ang ating episode 53. Bali sa buong episode, pinakita sa atin yung ano, yung pagdurusa ni Maria Clara guys, itong pag-isolate sa kanya, itong paghihigpit ng kanyang tatay na si Kapitan Tiago sa kanya guys, and yung epekto nito sa kanya, yung depression, no? So ito din si Chrysostomo guys ay medyo nahihirapan din sa situation nila at
Yun nga guys, abangan natin ang episode bukas. Sobrang tindi. So yun, salamat po sa inyong pagsabay sa akin. Hanggang sa muli, paalam. Lapa